Let's go. Pari sa atin mula Shopee, which is itong isa sa pinakamura and pinaka-affordable na gaming keyboard. GTX 300 gaming keyboard with mouse combo. So, napansin nyo, diba? Sa pangalan pa lang, sobrang ganda na. Ano to? Nvidia? Parang Nvidia lang. So, nabili natin to sa halagang 265 pesos. So, sa halagang 265 pesos, di ko alam na makakabili pala ako ng gaming keyboard. Ngayon, mag-unbox tayo and titignan nga natin kung maganda nga ba yung quality niya and yung specs niya, and nagawa na rin natin siya ng review. So, kung mapapansin nyo guys, sa packaging, sobrang goods niya kasi kung mapapansin nyo, meron siyang bubble wrap. So, sa packaging pa lang, approve na tayo kasi naka-bubble wrap siya guys, and bubuksan na natin siya. So, ito na! Titignan nga natin kung pang-gaming nga talaga to and kung maganda nga ba yung quality niya. So, bubuksan na natin. So, ang una natin gagawin is tatanggalin na natin yung bubble wrap niya. So, ayan guys, tatanggalin na natin yung bubble wrap niya. So, ayan. Giniagawa mo! Sa the video, ayan yung itsura niya. Ayan kung mapapansin nyo sa ano. Kulay black siya, pero yung in-order ko kulay white. Kasi parang mas naastigan ako sa kulay white ang linis tignan. Ayan yung box niya, ayan yung itsura ng keyboard. Then, ayan yung pangalan niya guys, GTX 300. And dito naman sa kabila, ayan meron siyang parang Chinese character na ano, ayan, Chinese letter. Then, eto yung mga choices guys na mapagpipilian mo na kulay. Ayan. So, yung in-order natin dito is yung kulay white. Ayan. So, ito yung itsura niya guys. So, ayan. Ayan guys, may kasama na siya agad na mouse. Medyo magaan siya. So, yung bigat niya medyo magaan ng konti. Ayan guys, ayan yung itsura niya. Sobrang smooth, sobrang linis. Kung maririnig nyo, hindi siya ganun kaingay, pero okay naman. So, sabi dito sa box, rainbow backlight daw siya and suspension keycaps. So, ayan, kung mapapansin nyo guys, para nga siyang mechanical keyboard. Ayan. Dahil lumulutang yung mga ano niya. Pero basically, hindi talaga siya mechanical keyboard. So parang, and kung mapapansin nyo guys sa layout nito, basically ito yung 104 keycaps and 100% layout na keyboard. Hindi siya kagaya ng iba na 75 lang, 85% lang na ano, keyboard. So ayan. Tapos guys, may kasama rin siyang mouse. So, ang mouse guys, ito siya. Ayan yung itsura niya. Ayan. So, sa dating na ito, mukha talaga siyang pang-gaming. Yan, kung pag hinawak mo siya, clicky naman siya. Ayan. So, basically, parang yung material na ginamit dito, all plastic lang. Kung ito lang yung rubber, same din dito. Ayan. So, all plastic lang siya. And ito lang yung rubber niya. Ito rin yung stand niya. May stand rin siya sa likod. Ito, mapapansin ninyo, mukha talaga siyang pang-gaming. Para siyang mayroong screw dito na parang pambakal, pero hindi talaga siya bakal. Basically, may itong material na ginamit dito, parang plastic lahat. Ito lang yung rubber. So, tatry nga natin kung gumagana na ba siya. So, sana gumagana kasi pag dito gumagana, na-scam tayo sa Shopee. So, ito na, tatry natin. So ayan guys, nasaksak na natin siya. So pinatay muna natin yung ilaw para makita natin siya na maayos. So ayan siya guys. So ang sabi dun sa instruction, pipindutin daw yung scroll lock para umilaw siya. So pag pinindut natin yung scroll lock, ayan. Ayan siya guys, di ba? Ang ganda. Damn!
legit nga na meron siyang backlight. Guys, mukha talaga siyang mechanical keyboard. Ayan. Sabi nga dun sa ano, 'di ba? Ano niya, yung keycaps niya naka-suspension. Ayan. Para silang lumulutang, pero hindi talaga siya mechanical keyboard. So yung ano niya, hindi siya masyadong maingay. So pwedeng-pwede to sa mga naglalaro ng madaling araw para hindi kayo mahuli ng magulang nyo. Ayan siya, guys. Angas, 'di ba? Saktong-sakto siya, wallpaper ng top corner. So binabala ko kasi na mag-build dito, mag-setup dito ng gaming setup. So, kaya bumili na din ako ng keyboard din. Marami pa akong bibilin dyan, guys. Kukumpletohin ko yung gaming setup ko dito. Dito ko lalagay. So, abangan nyo, guys, sa susunod na video. Baka mapakita natin. Then, mag-re-review ulit tayo. Pag dumating yung mga in-order natin sa Shopee. Kaya lang, guys, ang problema lang dito, yung lighting, wala siyang lighting effect. Ayan, ganyan lang siya. So, it means hindi mo siya makokontrol yung lighting effect niya. Ganyan lang siya. Rainbow lang siya. So, ayan. Kung mapapansin nyo, para siyang candy. Ang pagpipilian nyo lang is, ay meron, wala, meron, wala, meron, wala, kang jowa. So, tapos na guys, ito naman yung susunod natin sisindi. Kasi, umiilaw din tong gaming mouse na to. So, basically guys, ayan siya. Ayan. Nag-iiba-iba lang yung kulay niya. Ito, gaming mouse talaga din dating na ito eh. Sobrang gaan din. Kung marinig nyo, clicky din yung ano niya. Ayan siya. So basically, ganyan lang yung ilaw niya. Nag-iiba lang. Hindi siya kagaya na ito na ganyan lang siya. Kung ano na yung ilaw niya, ganun lang siya. Di na siya, wala na siyang lighting effect. Ayan. Ito. So imagine, sa halagang 265 pesos, di ba? Meron ka ng gaming keyboard and gaming mouse. Sobrang mura na yan, guys. And mukha naman siyang matibay, no? So, tatry muna natin siya, guys, no? Tatry natin siyang paglaro ng Valorant and Genshin Impact para malaman natin kung goods ba yung quality niya and maganda ba yung performance niya. And tingnan natin kung magkakaroon ng problema kung meron mga keys na hindi gagana. And tatry natin lahat kung gumagana nga lahat yung keys, yung keycaps niya. Babalikan ko lang kayo, guys, and B-roll muna. Let's go! Guys, natry na natin siyang gamitin and na-test na rin natin. Basically, ginamit ko lang naman siya. Pinanglaro ko lang naman siya ng Valorant. So, sa paglaro ng Valorant, napansin ko na ang ganda niyang gamitin. Especially yung mouse. Sobrang comfy niya gamitin kasi nakalubog yung dito niya. Yung sa magkabilang side niya. And saktong-sakto yung kamay mo. And, ang kagandahan pa nito, yung mouse niya, sobrang clicky. So, basically guys, tinry ko din siya na ipang-type. Ang napansin ko habang nagtatype ako, sobrang ganda ng feeling, no? Mararamdaman mo talaga yung paglubog and pagtaas ng keycaps, no? Sobrang smooth lang niya gamitin, sobrang chill mo lang na habang nagtatype. And napansin ko na mas bumilis lalo yung pagtatype ko, no? Habang ano. So, basically, mas maganda rin siya pang online class, especially sa mga essay na ginagawa nyo, no? And marerecommend ko siya sa inyo kasi unang-una, sobrang mura lang niya. 265 pesos lang, meron ka ng gaming keyboard with gaming mouse, no? At pangalawa, sobrang ganda ng design. Ang yung aesthetic design niya, lalo na yung puti. Sobrang gusto ko talaga. Ang linis siya tignan. Kung pang online class lang, sobrang gusto nito. And pwedeng-pwede rin siyang pang gaming, no? Especially, kung saka lang naman na casual gamer, kung normal na gamer ka lang. Mukha naman siyang matibay. Mukha naman siyang tatagal sa akin. So, basically, nasa sa'yo din naman yan kung tatagal yung isang bagay o sa'yo. Nasa way pa rin ang paggamit mo. Nasa disiplina pa rin ang paggamit natin sa isang bagay, no? Sa keyboard na to. Kung di ka naman yung gamer na iinis, nagwawala, or nagdadabog pag natatalo, ganyan, nanunira ng gamit, tatagal naman sa ito. Pero kung ganun ka nga, hindi pwede sa ito kasi masira mo lang agad. Basically, kahit naman gaano ka mahal yung bilin mo, kung ganun ka naman gumamit, kung nasabay mo pa rin ng paggamit, kung burara ka gumamit, talagang masisira yan agad sa'yo. Pero kung maingat ka sa yung bagay, tatagal talaga sa'yo yan. And guys, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Kung gusto nyo bumili, i-check nyo na lang. And sana nakatulong tong video na to. And may natutunan kayo. So, kung nakatulong nga itong video na to, i-hit mo na yung subscribe button and notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating upload. So, bago nga natin tapusin yung video na to,
mag-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa pinakabit ko na kaibigan, sabi niya, kay Paolo Bulacan Desir, Aris Kim Manaloto, F. Miguel Asdolo, Emerson Manlangit, K. Zar Zepanya, Ashley Zabanta, Jido Place, Hans Gaming YouTube, Clicks PH, Andres PH, Toyos Vlog, Zion's Rens Aaron, Don Keliel Binanueva, Sebastian Gabriel Lacorte, Jeron Sagum, Janric Cabresa, Sir Ivan, John Lloyd Vlogs, Okoy Pads, Prince Robbie Cruz, Julius Evangelista, Papa Chris, Krisha May, Gilbert Lopez, and Sina Nadunza. So yun guys, maraming salamat sa araw na pagsama niyo sa akin ngayon. Kita-kita tayo sa susunod na video. Ingat kayo palagi guys. God bless. Keep safe. Peace out.